Si Andrew ay nasa edad 27 na at hindi tunay na anak ni Aling Pising. Kinupkop ni Aling Pising si Andrew nung ito ay 17 anyos pa lang dahil palaboy-laboy ito sa kanilang barangay at walang matandaan kung saan nang galing. Bagamat hindi magkadugo, ay tinuturing nilang isa't isa na pamilya. Samantala, nalaman naman ni Andrew na ang magandang si Shana na tindera sa palengke ay nangangailangan ng agarang kargador sa palengke. Dahil sa nagandahan si Andrew kay Shana ay desidido siya na mag-apply at araw-araw kinukulit si Shana. Ngunit sa kasamaang palad ay bumalik na ang dating kargador ni Shana na si Rosen. Si Rosen na siya palang nakatakda na ikasal kay Shana. Nag-propose noon si Rosen kay Shana. Maya-maya pa ay dumating si Andrew. Napaiyak na lamang ito sa nakita at tila batang nagmaktol at nagmarcha paalis. Nabangga pa nito ang isang tendera ng itlog. Dahilan para malaglag ang tray na hawak noon. Ang mga itlog ko! Sigaw ng dalaga na nabangga ni Andrew. Sorry, hindi ko sinasadya! Sambit ni Andrew at tila batang nagpunas ng luha. Sorry mong mukha mo! Inis na sambit ng dalaga at saka binato ng itlog sa noo si Andrew. Ang dalagang ito ay si Faye. Hindi naman talaga siya tindera at napagkamalan lang ni Andrew. Isang painter si Faye. Meron lang nagpa-paint sa kanya na nais ipinta ito sa itlog kaya napabili siya sa palengke. Hey! Ba't mo ko binato? Reklamo ni Andrew na nakalimutan na ang pagka-heartbroken sa crush niyang si Shana. Eh kung tumitingin ka sana sa dinaraanan mo, hindi matatapon ang mga itlog ko. Palitan mo yan! Sambit ni Faye na naiinis na. Hindi ka mababangga kung nakatingin ka din. Sambit naman ni Andrew na ikinataas ng kilay ni Faye. Ah, basta. Palitan mo yan. Hindi kita tatantanan hanggat hindi mo yan napapalitan. Sambit ni Faye na nagmamaktol na naman. Oo na, papalitan ko na. Inis na sambit ni Andrew tsaka bumili ng pamalit sa itlog. O ayan, okay na? Okay na. Sambit ni Faye tsaka basta na lamang umalis. Napahawak na lamang si Andrew sa kanyang noo nang maalala ang nabasag na itlog sa kanyang noo. Walang yung babaeng yun! Nasambit na lamang ni Andrew. O Faye, bakit ang tagal mo? Tanong ng kaibigan ni Faye na si Jelly. E paano ba naman? May broken-hearted doon na hindi nakatingin sa dinaraanan. E di nagkandabasag-basag yung mga itlog ko. Oh, buti pinalitan. Aba Jelly, kilala mo ko. Hindi ko siya tatantanan kung hindi niya papalitan, no? Ano ko? Mayaman? Todo kayod nga yung tao. Sambit pa ni Faye. Oo na, tama na yung pahahaba ng uso mo. Daigin pa niya ng haba ng paintbrush mo eh. Natatawang sambit ni Jelly. Ang dami ng order sa akin, nakakatuwa. Sambit ni Faye habang pinipintahan ang mga itlog. Gusto mo ba ng tulong sa pagpipinta ng mga itlog? Tanong ni Jelly. Hindi na. Baka iba to pa sa akin ang client ko kapag nakitang pininta mo. Natatawang sambit ni Faye. Samantala, Mayor Guerrero, nagkaroon na po kami ng lead sa nawawala niyong anak. Sambit ng private investigator ng mayor. Talaga? Saka napatayo ang mayor sa kinauupuan niya. Yes, Mayor. Bukas na bukas rin po ay pupunta kami sa lokasyon kung saan maaari namin siyang matagpuan. Sasama ako. Sambit ng mayor na puno ng pag-asa. Noong sumunod na araw ay agad na pinuntahan ni na Mayor Guerrero ang nasabing lugar. Nay Pising, may tao po. Sambit ni Andrew matapos marinig ang sunod-sunod na katok habang nasa banyo. Sandali lang po, eto na. Sambit naman ni Aling Pising at binuksan ang pintuan. Hello po Aling Pising. Ako po si Rome, isang private investigator. At ito naman po si Mayor Guerrero. Ah, Mayor, ikaw po ang namumuno sa kabilang bayan, tama? Opo. Sagot naman ni Mayor Guerrero sa matandang si Aling Pising. Eh, ano po ba yung sadya? Huwag mong sabihin na dito ka na naman tatakbo sa lugar namin. Pagbibiro ni Aling Pising dahil nalalapit na rin yung eleksyon. Aling Pising, nabalitaan po kasi namin na may kinupkup kang binatilyo 10 taon na ang nakalilipas. Sambit ng private investigator. Ah, si Andrew! Oo, alam naman ang lahat na kinupkup ko siya. Bakit? Maaari po ba siyang makita? Tanong ni Mayor Guerrero. Ah, sige po. Sandali lang at naliligo pa. Hoy Andrew! Bilisan mong maligo. May naghahanap sa'yo. Sino po ba, Nay? Gulat naman na napatingin si Andrew sa mga taong kaharap niya na hindi niya kilala. Lalo pat nakatapis lamang siya ng tuwalya.
Sino sila, Naipising? Anak? Mabilis na sambit ni Mayor Guerrero tsaka nilapitan si Andrew na naguguluhan na rin. Sinipat ni Mayor ang mukha ni Andrew tsaka pinatalikod na tila may hinahanap. Ikaw nga ang nawawala akong anak. Itong balat na ito ang patunay. Sambit ni Mayor Guerrero tsaka niyakap si Andrew. Teka, baka nagkakamali lang kayo. Sambit ni Aling Pising na natakot bigla dahil baka kunin sa kanya si Andrew na napamahal na sa kanya at nag-iisa niyang kasama sa buhay. Hindi po. Hindi po ako maaaring magkamali. 10 taon man ang lumipas, ganun pa rin kakisig ang anak ko. At kamukha ko pa, sambit ng mayor. Bitawan mo ako! Hindi ko iiwan si Naipising. Sambit ni Andrew tsaka pinagtulakan palabas si na mayor. Andrew! Makinig ka sa akin! Pakinggan mo naman ako! Sigaw ni mayor mula sa labas. Umalis na kayo! Sigaw naman ni mayor. Nung sumunod na araw ay may dala ng DNA test results si na mayor. Nakakuha kasi si mayor ng buhok mula kay Andrew. Kompirmado, match po kayo mayor. Siya po talaga si Andrew. Sambit ng private investigator. Nag-abang si na mayor sa labas ng bahay ni na Andrew at sakto naman ang lumabas ito. Andrew, tingnan mo to. Tsaka inabot ni mayor ang result ng DNA kay Andrew. Tumulo naman ang luha ni Andrew matapos makita ang result. Hindi rin naman kasi maipagkakaila ang lukso ng dugo nung makita niya ang kanyang ama. Ngunit nag-aalala siya para kay Aling Pising. Kung inaalala mo si Aling Pising, maaari naman natin siyang isama, Andrew. Alam ko na napamahal ka na sa kanya at sobrang laki ng utang na loob ko sa kanya ngayon dahil kinupkup ka niya. Binigyan ng bahay, pagkain at binihisan. Sambit ni Mayor. Pa, sambit ni Andrew tsaka niyakap ang ama. Sorry, wala po akong matandaan. Sambit ni Andrew. Alam ko, naaksidente ka kasi noon sa bisikleta mo. Sabi ko babalikan lang kita pero pagbalik ko, nung humingi ako ng tulong ay nawala ka na. Ang tagal kitang hinahanap, anak. Naiiyak na sambit ng mayor. Papa, sorry. Sambit ni Andrew bago hinigpitan ng yakap. Anong ginagawa niyo rito? Sambit ni Aling Pising at naluha na rin. Iiwan mo na ba ako, Andrew? Naluluha na sambit ni Aling Pising. Ayos lang naman sa akin, Andrew, para makasama mo na ang tunay mong pamilya. Pamilya na rin kita, Naipising. Isasama po kita sa akin. Tama si Andrew Aling Pising. Simula ngayon, ay ituturing na rin kitang pamilya. Sambit ni Mayor tsaka nginitian si Aling Pising. Matapos ang naging usapan sa pagitan ni Aling Pising at Mayor Guerrero ay napagdesisyonan na nila na doon na nga tumira kina Mayor. Nung makarating sila sa mansyon ni Mayor ay manghang-mangha sila sa laki noon. May nakita naman si Andrew na isang painting na nakasabit sa pader. Kamukhang-kamukha niya yon at napakaganda ng pagkakapinta na animoy isang litrato. Pa, sino pong nagpinta nito? Ah, yan ba? Yung isa sa staff namin sa munisipyo, si Faye. Sobrang galing ng dalagang yon. Binigyan ko kasi siya ng litrato mo nang binatilyo ka pa. At sinabi ko na ipinta kanya. Ang galing pa, parang kuha ng kamera. O sa nga pala, dito na ang magiging kwarto mo. Salamat po pa. Si Aling Pising ay doon naman binigyan ko ng kwarto, malapit sa restroom dahil may edad na. Thank you pa. Ano ka ba? Wala yun. Teka, ano bang natapos mo sa pag-aaral? Nakapag-aral ka ba, anak? Opo pa. Kaso nahihirapan lang ako makahanap ng trabaho na malapit. Inaalala ko kasi si Naipising. Ano bang kursong natapos mo, anak? Marketing management po pa. Ay sakto! Kailangan namin ng ganyan sa munisipyo para sa mga goods ng mga magsasaka na ipinopromote namin sa bagong project ng munisipyo at agri-partnership. Hindi mo na din kailangan pang mag-alala kay Aling Pising dahil marami naman siyang makakasama dito sa mansyon at uwian naman ng trabaho natin. Sige po pa! O sige, magayos ka na ng gamit at magpahinga. Bukas na bukas din ay isasama kita sa munisipyo. Kinabukasan ay maagang nag-ayos si Andrew para sumama sa kanyang ama sa munisipyo. O anak, nakita mo ba yung bagong damit na nilagay ko sa cabinet mo? Tanong ni Mayor. Opo pa, kita mo naman, suot ko na. Ang pogi ko, no? Aba, syempre.
kanino ka pa ba magmamana? Saka humalakhak si Mayor. Aba, ang pogi naman, Andrew. Magmumukha mo na akong yaya niyan, sambit ni Aling Pising. Ano ka ba naman, Aling Pising? Meron din po kayo siyempreng mga bagong damit na binili para sa inyo, sambit ni Mayor. Ay talaga po, Mayor? Akala ko po kung kaninong damit yung mga nasa aparador ko kanina, eh parang pang-bagets, sambit ni Aling Pising tsaka natawa. Nakarating na sa munisipyo sina Mayor at Andrew. Doon ay pinakilala ni Mayor si Andrew sa mga nakakasalubong niya. Nax! Mayor! Yan na po ba yung nawawala mong anak? Baka pinilit mo lang yan kasi pogi, para sabihin na mana sa'yo. Pagbibiro ng konsihal na nakasalubong nila. Nako, konsihal! Pogi naman talaga ako ah! Sagot naman ni Mayor at inakbayan si Andrew. Oo na, Mayor! Sasang-ayon na lang ako. Sige na, Cons! Una na kami at ipapakilala ko pa si Andrew sa team ko. Sige lang, Mayor! Andrew, welcome back! Salamat po, konsihal. Sambit naman ni Andrew nung nakalayo na sila at napatanong si Andrew. Welcome back? Kilala ko na po ba dati si konsihal pa? Anak, nakalimutan ko lang sabihin. Ninong mo yun eh. Ano po? Nako, hindi man lang ako nakapagmano. Next time na lang, Andrew. I think he understands naman. Sayang naman pa. Gusto ko sana magmano. Para isang bagsakan yung lahat ng utang niya sa akin sa mga nakalipas na Pasko. Sambit ni Andrew na natatawa pa. Puro kakalukohan eh. Nakarating naman na sila sa isang room kung saan andon ang pinakamalalapit na tauhan ng mayor. Ang team niya simula nung tumakbo siya at nanalo. At hanggang ngayon na nakaupo na siya sa pwesto. Magandang araw po sa inyo, Mayor. Bate ng mga tauhan. Magandang araw din. Sa nga pala, nais kong ipakilala sa inyo ang nag-iisa kong anak, si Andrew. Ang pogi naman ang anak niyo, Mayor. Mukhang model. Sambit ng isang staff na tila kinikilig. Huwag kayong mag-alala dahil palagi niyo na siyang makikita. He will be working with our team. Nice! Sa wakas, may pogi na sa team. Sambit ng isang dalagang staff, kaya naman sinamaan siya ng tingin ng mga staff na lalaki. Ah, ganun. So pinapamukha mo sa amin ang mga pangit kami. Sambit ng isa na iginatawa ng lahat. Nice to meet you everyone. I hope I can help the team. Sambit ni Andrew. Teka, saan na ba si Faye? Tanong ni Mayor. Naku po, Mayor. Nasiraan daw ng sasakyan si Faye. Pero huwag po kayong mag-alala dahil baka mabilis pa yun sa kabayong tumakbo ngayon. Sagot naman ang isang staff. Mayor, sorry po, I'm late. Hinihingal pa na sambit ng biglang pasok na si Faye. Nagkasalubong naman ang tingin nila ni Andrew at parehong napaturo sa isa't isa. Ikaw? Sabay sambit nila. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Faye kay Andrew. Faye, this is Andrew, my son. Naaalala mo ba yung pinapaint ko sa'yo? Sa po yun? Yes, Faye. Siya yung nawawala akong anak. And ngayon nakita ko na siya. Sambit ni Mayor na ikinalunok naman ng sunod-sunod ni Faye. Anak ng titing? Anak pala to ni Mayor? Sa isip pa ni Faye nung maalala kung paano niya ito binato ng itlog sa noo. Napaiwas naman ang tingin si Faye kay Andrew. Kaya pala parang familiar sa akin yung mukha niya. Siya pala yung pinaint ko. Bakit? May problema ba? Faye, right? Sambit ni Andrew na natatawa sa itsura ni Faye na mukhang hindi maipinta. Ha? Problema? Oo, ikaw. Ay, este, wala. Welcome to the team. Sambit ni Faye at nakipagkamay kay Andrew. Malugod naman na tinanggap yun ni Andrew at bahagyang pinisil ang kamay ni Faye. Dahilan upang mabilis itong bawiin ang dalaga. Teka, magkakilala ba kayo? Tanong naman ni Mayor Guerrero. Opo pa, sagot ni Andrew. Hindi po. Kasabay na sagot naman ni Faye. Teka, ano ba talaga? Naguguluhang tanong ni Mayor. Nagkabanggaan lang kami isang beses sa palengke, Mayor, sa kabilang bayan. Sambit ni Faye. So yung kinukwento mo sa amin na inis ka, Faye? Tanong ni Jelly at natatawa. Sinamaan naman ang tingin ni Faye si Jelly, dahilan upang mapa-zipper ito sa bibig. Basta, kung ano man yan, iwan ko na muna sa inyo si Andrew dahil marami pa akong aasikasuhin. Sambit ni Mayor. Lalo ka na, Faye. Pakiguide si Andrew. Tutal ay mukhang magkakilala naman kayo. Pero Mayor,
Naputol na sambit ni Faye nung magsalita si Andrew. Narinig mo yon, Faye? Asikasuhin mo daw ako. Pil yung sambit ni Andrew na tuwang-tuwa sa naiinis na ekspresyon ni Faye. Magtatrabaho na ako. Magtatanong ka lang sa akin kung may tanong ka. Sambit ni Faye tsaka pumunta sa table niya. Sabi mo yan ha? Ang dami ko pa namang gustong itanong. Sambit ni Andrew tsaka inirapan na lamang ni Faye. Hindi porket anak ka ni Mayor ay feeling entitled ka na. Hindi kita sasatuhin na kumag ka. Sambit ni Faye. Bakit ka ba galit na galit sa akin ha? Pinalitan ko naman yung itlog mo ah. Sambit ni Andrew. Siguro crush mo ako no? Wow! Ang kapal! Pengi naman ng confidence kung saan ba nanggagaling yan. Sagot pa ni Faye na napaisip rin. Bakit nga ba siya naiinis kay Andrew? So, ano na nga ba yung gagawin ko? Tanong ni Andrew sa mga kasama. I think observe mo na lang muna si Faye kung paano siya mag-work. Bali nagagawa kasi siya ng mga posters para sa darating na project Together with Agriculture Team. Marketing ka, right? So, you may share your opinion to Faye for a better advertisement posters and promotional flyers. Suggestions ni Jelly na sinang-ayuna naman ng lahat. Bakit sa akin? Tanong ni Faye sa mga kasama. Kasi hindi sa amin. Sambit ni Jelly tsaka nagtawanan naman sila na magkakasama. Nagsimula nang magtrabaho si Faye at nag-e-edit ng mga designs ng mga posters at flyers. Habang si Andrew naman ay nasa tabi niya, nakaupo at pinapanood siya. I think you need to put something related sa agricultural products na picture para mas madali malaman ng mga tao ang pinopoint out natin. Suggestion ni Andrew na mas lumapit na sa screen upang ituro yun. Napaatras naman si Faye dahil sa sobrang lapit ng mukha ni Andrew sa kanya ngayon. Napatitig siya dito habang nakatingin si Andrew sa screen at sinisipat ang mga designs at contents sa posters. Ang tangos ng ilong, ang mga mata na tila nangungusap, at ang jawline, ang gwapo. Napalunok na sambit ni Faye sa kanyang isipan. I think okay na to. Bale, sa part na lang na... Napatigil sa sinasabi si Andrew nung pagharap niya kay Faye ay sobrang lapit na ng mukha nila na halos isang dangkal na lamang ang layo. Okay na kasi nga yan. Sambit ni Faye na nauutal tsaka umayos ng upo at itinulak naman si Andrew sa upuan nito. Nung lunchtime na ay nagsilabasa na ang lahat sa office. Maliban kay Faye at Andrew na naiwan. Hey, hindi ka ba kakain? Tanong ni Andrew kay Faye. Dito na lang ako kakain, may baon naman ako. Sambit ni Faye. Okay, see you later na lang. Sambit ni Andrew at lumabas na. Nagsimula nang kumain si Faye pero maya-maya ay bumukas ang pinto. Oh Andrew, ang bilis mo naman kumain. Sambit ni Faye. Nope, bumili lang ako sa labas, sabay na tayo kumain. Sambit ni Andrew tsaka tumabi muli kay Faye. Bakit? Tanong ni Faye na naguguluhan. Gusto ko eh. Sagot naman ni Andrew at saka nilagyan pa ng ulam si Faye sa baunan nito at saka kumuha rin siya ng ulam ni Faye. Huy Andrew, close ba tayo? Tanong ni Faye. Na hindi makapaniwala sa mga ikinikilos ni Andrew. Hindi pa ba? Okay lang yan, malapit na. Sambit ni Andrew at saka nagsimula na rin kumain. Nung uwian na ay dinaanan naman ni Mayor si Andrew sa office nila. Ano, kumusta? Kumusta naman kayo dito? Hindi ba nagpasaway itong anak ko? Tanong ni Mayor. Nako, Mayor, hindi po. Si Faye ba naman ang katapat? Sambit ni Jelly na natatawa. Hindi bale, bukas ay may sarili na ding station si Andrew. Sambit ni Mayor. Kahit wag na muna pa. Masaya naman akong katabi si Faye eh. Itanong niyo muna din sa akin kung masaya ba akong katabi si Andrew. Sambit ni Faye na tinawanan naman ni Mayor. Nako, Faye, ganyan din kainis sa akin yung ina ni Andrew noon. Pero kita mo naman, may Andrew na kami ngayon. Mayor naman, ano po ba yung sinasabi niyo? Nanlalaki ang mata na sambit ni Faye. Joke lang, iha. Ikaw naman masyadong guilty. Oo nga pa eh. Feeling ko talaga may crush sa akin si Faye eh. Wow, ang hangin! Nasabi na lang ni Faye tsaka napatakip ng mukha sa hiya. Nakauwi na ngayon si Andrew at Mayor sa mansyon. Ikaw, Andrew, ha? Type mo si Faye, no? Hindi kayo. Bumabawi lang ako sa pang-aasar sa kanya. Alam mo ba, nauna naming pagkikita, broken ako sa crush ko. Tapos binatuba naman ako ng itlog sa noo. Gaano kaya kasakit yun pa? Tsaka OA na umarte si Andrew. O eh bakit? Binasag mo daw kasi yung itlog niya. Pinalitan ko naman pa.
Special pick niya mga itlog na nabasag mo. Pinipintahan niya kasi yon para sa order ng customers niya. Paliwanag naman ni Mayor. Epa, akala ko kasi tindera siya ng itlog sa palengke. Ayan, akala mo lang. Maraming nai-inlove sa maling akala. Pa, hindi ko type yun, no? Ay sus, hinahanap mo nga yung nag-paint ng portrait mo dito. Halos magningning ang mata mo nung sinabi ko na dalaga. Malay ko bang si Faye pala yun? Nako, sige na anak, deny pa. Mahaba pa naman ang time para ma-realize mong tinamaan ka. Ay nako pa, bahala nga po kayo. Gusto nyo lang yata maging daughter-in-law yun eh. Oo nga, maganda naman si Faye. Mabait at masipag. Nako pa, kung magkatuluyan kami, baka maglipara ng mga kaldero. Mukha pa namang hot-tempered yun. Naks anak, kasal agad. Apa, tama na. Piko na awat ni Andrew. Nung sumunod na araw ay meron ng sariling station si Andrew. Kanina pa siya palingalinga at tila may hinahanap. Guys, absent si Faye today ha? Sambit ni Jelly. Bakit? Mabilis na sambit ni Andrew. Ba't mo tinatanong? Biglang pasok ni Faye. O Faye, akala ko di ka papasok. Tanong pa ni Jelly. Well, early ko namang naihatid yung order ng client. So here I am. Sambit ni Faye tsaka tumingin kay Andrew. Sinabi mo na crush kita, pero ikaw tong naghahanap sa akin, sambit ni Faye. Well, ikaw ang naka-assign na magturo sa akin, right? Palusot naman ni Andrew. Andyan naman si Najelia, ang OA mo. Paano ka nalang kung wala ako? Yee, parang aso at pusa. Baka bukas magulat na lang kami, kayo na. Pang-aasar ni Jelly. Asa ka, sambit naman ni Faye at Andrew at bumalik na sa trabaho. Nung sumunod na araw ay bumisita muli si Mayor sa office nila. Faye and Andrew, sumama kayo sa akin sa meeting with Agri Team. Ala pa, bakit kasama ako? Tanong ni Andrew. Diba at magkatulong kayo ni Faye na gumawa ng mga posters? Siyempre, kayo yung magpepresent sa amin. Sambit ni Mayor tsaka kinindatan ng anak na si Andrew. Magkasama sila ngayon sa conference room at sinimula na ni Faye ang pagpapakita ng mga designs ng posters and flyers. Ang ganda naman ng gawa mo, Faye. Kasing ganda mo. Pambobola ng isang part ng Agri Team na binata at kasing idaran din ni na Faye. So, maganda din ako kasi kasama ako sa gumawa eh. Sambit naman ni Andrew. Lapre, di tayo talo. Sagot naman ng binata kay Andrew. Malamang, kasi kami lang naman ni Faye ang talo. Sambit ni Andrew na ikinabilog ng mata ni Faye samantalang napahalakhak naman si Mayor. Pasenso na kayo sa anak ko. Medyo siloso, pero in denial. Sambit naman ni Mayor. Joke lang, di naman kayo mabiro. Namumula ang tenga na sambit ni Andrew. Ikaw na yung mag-explain sa iba. Nauutal na sambit ni Faye tsaka mabilis na umalis sa harapan at ipinagtulakan si Andrew. Habang pinagmamasdan naman ni Faye si Andrew na nag-e-explain sa harapan, ay hindi niya maipagkakailang napapahanga siya dito. Likas na si Andrew ay may angking talino at malakas ang dating. Okay, I think that's it. So is there any questions and clarifications? Tanong ni Andrew matapos magpaliwanag. Kuya Andrew, may girlfriend ka na po ba? Tanong ng isang dalagita. Ah, wala. Bakit? Ireto po kita sa ate ko. Gusto mo? Sorry, I am not interested. Sambit ni Andrew na sa hindi malamang dahilan ay nakahinga si Faye ng maluwag. Sayang naman, sambit na lamang ng dalagita. So, kung okay na po sa inyo ay sisimulan na namin ang pag-iimprinta ng mga posters and flyers para bukas na bukas ay makaikot na tayo sa bayan. Sambit ni Mayor Guerrero na sinang-ayuna naman ang lahat. Kabalik na ngayon sina Faye at Andrew sa office at nagsimula nang mag-print ng mga posters and flyers. Gabi na at hindi pa rin sila natatapos. Hinayaan na rin nilang iba pang kasama na mauna nang umuwi. Buong akala ni Faye ay umuwi na rin si Andrew at siya na lang yung naiwan. Kita mo nga naman, partners daw kami tapos nauna nang umuwi sa akin. Maktol ni Faye. Nagpapalit siya ng mga papel sa printer nung bigla na lamang bumukas ang pinto. Hey, merienda tayo. Sambit ni Andrew tsaka may dalang snacks and drinks. Akala ko umuwi ka na. Tanong ni Faye kay Andrew. Iiwan ba naman kita? Nakangiting sambit ni Andrew. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Faye. Tila natutunaw sa ngiti at titig ni Andrew ngayon. Okay ka lang, Faye?
Tanong ni Andrew at saka kumaway sa harapan ni Faye na natulala pala. Ano ulit yun? Nako, sabi ko na nga ba eh, crush mo ko. Sambit ni Andrew. Ewan ko sa'yo. Akin na nga yan, nagugutom na ako. Tsaka kinuha ni Faye ang lahat ng pagkain na dala ni Andrew. Uy, teka! Hindi lang sa'yo yan! Pahingi ako! Nung matapos na nila lahat ng ipiprint ay naisipan na rin nilang umuwi. Paano? Una na ako, Andrew, ha? Kita na lang tayo bukas. Paalam ni Faye. Gabi na, Faye. Paalala ni Andrew. Oo nga, alam ko. Sagot naman ni Faye. Will you be okay going home alone? Malapit lang naman yung bahay ko, Andrew. Ayaw mo bang samahan na kitang maglakad? Just to make sure na safe ka. Aba, sabihin mo nga. Baka ikaw yung may gusto sa akin. Tanong ni Faye. I'm just concerned. As ka-work mo. Huwag kang assuming. Sagot naman ni Andrew. Maglakad ka mag-isa. Gusto mo. Sabit ni Andrew. Talaga. Sagot naman ni Faye at nagsimula nang maglakad. Gingit naman sa kaalaman ni Faye na hanggang sa makauwi siya ay sinusundan siya ni Andrew upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Pasaway. Bulong ni Andrew matapos na makauwi na rin sa kanila. O ano, Andrew? Umuusad na ba ang love story niyo ni Faye? Tanong ni Mayor. Panaman. Ayan ka na naman eh. Aba, bakit? Tanong naman ni Mayor. Nako, Andrew, maghanap ka na ng mapapangasawa. Matanda na ako. Sambit naman ni Aling Pising na kakarating lamang. Ah, ganun. Pinagtutulungan niyo pa ako ngayon. Sambit ni Andrew sa dalawa. Ikaw rin. Sayang ang lahi kung tatanda kang binata. Sambit ni Aling Pising tsaka umalis na. Itayo mo ang bandera natin, anak. Sambit ni Mayor tsaka tinapik ang balikat ni Andrew. Bata pa naman ako ah. Sambit ni Andrew at tinitigan ang sarili sa salamin ngayon. Kinabukasan ay natitipon-tipon na sila para ipamigay ang mga posters and flyers. Naglalayon yun na tulungan ng mga magsasaka na ipromote ang kanilang mga ani at makakuha ng maraming buyers. Nakasakay na sa isang sasakyan ng team na Andrew at Faye at isasara na sana ang van nung bigla na lamang may pumigil doon. Hi everyone! Puno na kasi sa service namin. Pwede makisabay? Tanong ng binata na kasama nila noon sa meeting na part ng Agri Team. Ito ang lalaking nagpapapansin kay Faye na si Luis. O ano man? Sagot ni Faye na tinignan ni Andrew. Mabilis naman na lumipat si Andrew sa bakanting upuan sa tabi ni Faye nung makita si Luis na patungo doon. Hey, ba't ka lumipat? Ako dyan sa tabi ni Faye. Reklamo ni Luis. Sorry, it's already taken. Sagot ni Andrew. Ano na namang kaartihan yan? Tanong ni Faye kay Andrew. Bakit? Gusto mo bang katabi yun? Halata pa naman na may gusto sa'yo. Eh ano naman? Single naman ako. Sambit ni Faye na ikinanganga ni Andrew. Uy ano ba? Ang sikip! Reklamo ni Faye matapos na siksikin ni Andrew sa upuan nito. Aba malay ko, masikip eh. Ikalong mo na lang ako para hindi na sumikip. Nakangusong sambit ni Andrew. Bastos! Tsaka sa piningot ni Faye. Aray! Tsaka hinawakan ni Andrew ang kamay ni Faye kaya naman napabitaw si Faye dahil tila nakuryente siya. Nakarating na sila sa unang barangay at sige naman buntot si Luis kay Faye. Si Andrew naman ay napapairap na lamang at hindi mapigilan na sumunod din kay Faye. Buntot ba kayo? Kanina pa kayo sunod ng sunod sa akin? Reklamo ni Faye na hinarap ang dalawa. Hindi ah. Nagdi-distribute lang din ako. Palusot ni Andrew. Oo naman. Kahit saan ka pa magpunta, susundan kita. Prangka naman na pag-amin ni Luis. Bahala nga kayo dyan. Sambit ni Faye at nagpatuloy na sa pag-iikot. Kung saan-saan pa silang barangay na nakarating, hanggang sa konti na lamang ang natitirang flyers. Hanggang ngayon ay nakabuntot pa din si Luis at Andrew kay Faye. Maya-maya pa ay napatigil sila sa isang bahay. Uupo na sana si Andrew para magpahinga nung sumigaw si Faye. Takbo! May aso! Sigaw ni Faye. Napatakbo na rin si Andrew at Luis matapos na makalagpas sa kanila si Faye. Naabutan naman si Andrew si Faye at malalampasan na niya sana ito ngunit biglang pinantayan ni Andrew ang pagtakbo ni Faye at hinawakan ng kamay nito. Napatitig naman si Faye sa likuran ni Andrew nung halos maiwan siya habang natakbo at saka dumako sa kamay nito na nakahawak sa kanya upang mahila siya. Andrew, yung kamay ko! Namumula na sambit ni Faye dahil nai-imagine niya na tila sila ay nasa isang palabas. Nakakabit. Sagot ni Andrew na ikinairap ni Faye. Help! Sigaw naman ni Luis nang maabutan ng aso. Tuluyan ngang nakagat ang shorts nito.
Buti na lamang at napunit lang yon dahil naawat na agad ang aso nung mahuli ng may-ari ang tali nun. Walang natamong galo si Luis pero nabutas yung shorts niya. Dahilan para pagtawanan siya sa van dahil kita ang boxers nito na Doraemon. Grabe naman yan. Sige pa, buntot pa kay Faye. Tawang-tawa na sabi ni Jelly. Wow Jelly ha, tawang-tawa. Sambit ni Luis. I like your taste ha, Doraemon. Pang-aasar naman ni Andrew. Shut up pre, mang-aagaw ka ng crush. Sambit ni Luis. Excuse me, si Faye ang may crush sa akin, hindi ako. Depensa naman ni Andrew na pinokpok ni Faye nang walang laman na plastic bottle sa ulo. Aray, love language mo ba naman akit? Anong love? Napaka-assuming mo talaga. Tsaka inis na pinaghahampas muli ni Faye ng bote si Andrew. Ay sus, huwag na kayong magharutan dito. Ipapababa ko kayo sa gitna ng kalsada eh. Respeto naman sa mga single. Sambit ni Jelly. What if tayo na lang Jelly? Tanong naman ni Luis. Tahiin mo muna yung short mong butas. Sambit naman ni Jelly na ikinatawa nila. Ngayon ay mini-meeting naman ni Mayor ang kanyang team para sa nalalapit na kampanyahan. Kagaya ng dati ay sina Faye at Andrew ang gagawa ng mga advertising materials for campaign. Siya nga pala, para hindi maabala si Faye and Andrew, pwede nila gamitin yung bakanting office. Doon na kayo magawa dahil may iba rin gagawin ng team. Sambit ni Mayor tsaka kumindat sa anak na si Andrew. The best ka talaga pa. Sambit ni Andrew tsaka nag-thumbs up pa sa ama. Wala naman ang nagawa pa si Faye dahil mas mabuti na rin yon para makapag-focus sila ni Andrew sa mga gagawin nila. Bali ako ang gagawa ng layouts for posters tsaka flyers. Ikaw nang bahalang maglagay ng text and contents. Sambit ni Faye kay Andrew. Sure, ako nang bahala. Sambit naman ni Andrew. Teka, mag-try ako mag-print ng isa. Check ko lang if maganda ang kulay kapag printed na. Paalam ni Faye. Pilit naman na inaabot ni Faye ang ink na pang-refill sa printer. Napansin naman yun ni Andrew at saka lumapit sa kanya. Andrew, pakiabot naman. Akala mo naman kasi higante mga tao dito sa taas ng shelf? Reklamo ni Faye. Mas lumapit naman si Andrew kay Faye. Akala ni Faye ay aabotin yun ni Andrew. Pero laking gulat niya nung buhatin siya ni Andrew at itinaas para siya mismo yung umabot sa ink. Nakuha ko na, ibaba mo na ako. Nahihiyang sambit ni Faye. Ang bigat ah. Pang-aasar ni Andrew. Hoy, ang kapal! Naiilang naman na sagot ni Faye tsaka hinawakan ng bewang kung may bilbil ba siya o talagang mataba. Sexy ko naman ah, papansin. Sambit ni Faye at bumalik na sa printer para mag-refill ng ink. Si Andrew naman ay natawa na lamang kay Faye. Sumapit ang gabi at halos si Andrew na lang at Faye ang naiwan. Ang mga kasama nila sa kabilang office ay nakauwi na rin. Matagal pa mo matapos sa mga ginugupit mo? Tanong ni Andrew kay Faye. Mauna ka na lang umuwi, medyo madami pa to eh. Sagot naman ni Faye. Alam mo, mabuti pa paghatian na lang natin yan. At iuwi. Ganon din naman eh. Tsaka gabi na rin oh. Suggestions ni Andrew. Sa bagay, pwede naman. Sambit ni Faye tsaka hinati sa kanila ni Andrew ang natitirang gugupitin ng mga papel na flyers. Ihatid na din kita. Walking distance lang naman. Sambit ni Andrew. Teka, don't tell me sinundan mo ko last time nung nag-offer ka rin sa akin na ihahatid mo akong pauwi. Ano? Sabi ko na eh. Sobrang bilis ko pa naman maglakad nun. Akala ko kung sinong stalker yung nakasunod sa akin. Sambit ni Faye. Siyempre. Mamaya masisi pa ako kapag napano kay. Eh ako pa naman yung huli mong kasama. Sambit naman ni Andrew. O sige, tara. Ha? Anong tara? Diba, ihahatid mo ako. Eh di tara. Sambit ni Faye tsaka binigay lahat ng buhat niya na gamit kay Andrew. Bakit binigay mo sa akin lahat? Since ihahatid mo naman ako, edi lubos-lubusin ko na. Sambit ni Faye at tatalon-talon pa na umuna sa paglalakad. Lihim naman na napagiti si Andrew. Noong nakarating na sila sa tapat ng bahay ni Faye ay nagpaalam na si Andrew. Paano? Uwi na ako. Paalam ni Andrew kay Faye. Sige, ingat ka. Salamat sa paghatid. Sambit naman ni Faye na tinanaw muna na mawala sa kanyang paningin ang papalayong si Andrew bago pumasok sa bahay nila. Hindi naman pala siya mayabang kagaya ng unang first impression ko sa kanya. Sambit ni Faye pagkapasok niya sa bahay. Si Andrew naman nung makarating sa kanila ay kaagad na hinanap ang kanyang ama. O Andrew, sino hinahanap mo? Si Aling Pising ba? Tanong ni Mayor. Hindi pa, ikaw yung hinahanap ko. Sagot naman ni Andrew. Aba, ba't naman ako hinahanap ng magaling kong anak?
Gusto niyo na po bang maging daughter-in-law si Faye pa? Aba, why not? Sige po, bukas na bukas, itatayo ko na ang bandera natin. I will court Faye tomorrow. Teka anak, may sakit ka ba? Tsaka hinawakan ni Mayor si Andrew sa noo. Pa naman, seryoso kasi ako. O ngayon, kain bubog ka. Sabi mo pa nung una, hindi mo type. Pang-aasar pa ni Mayor. Malay ko ba naman na makukulog po ako? Hindi ko alam pa eh. Pero I'm jealous when she's with someone else. Tapos kahit nag-aasaran kami palagi, hindi makompleto yung araw ko kapag hindi ko siya naaasar. Hindi ko napapansin na I like everything about her na pala. Her smile, lahat ng expressions niya kapag nagagalit siya, naiinis. But what I like her the most is her contagious laughter. Ayan na nga yung sinasabi ko, sa pool na ang anak ko, sambit ni Mayor. Good luck sa confession mo bukas. Galingan mo ha. Yes pa, sambit ni Andrew. Hi Faye. Oh, Andrew, bakit? Gusto ko lang malaman mo na gusto kita. I like you and I want to court you. Pag-amin ni Andrew. No! Hindi kita gusto! Saka pinagbabato ni Faye ng itlog na bugok si Andrew. Ah! Sigaw ni Andrew. Anak! Gising! Anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Mayor na agad pinuntahan sa kwarto si Andrew matapos magsisisigaw. Nananaginip lang ako pa. Anong panaginip naman yan? Wala po. O sige. Umaga na rin. Bumangon ka na at may love confession ka pa mamaya. Pa, bukas na lang kaya. Sambit ni Andrew matapos maalala ang kanyang panaginip. Anong bukas? Gusto mo maunahan ka ni Luis? Sige na. Sige na nga. Saka humugot ng malalim na paghinga si Andrew. Wow, next naman. Ang pogi ni Andrew ha. Ikaw ba mangangampan niya? Pang-aasar ni Jelly na hindi pinatulan ni Andrew. Sa halip ay hinanap ng mata niya si Faye. Jelly, bakit wala si Faye? Uy, hinahanap. Oo nga, kaya nga nagtatanong ako kung nasan eh. Sambit naman ni Andrew. Wow, sungit ha. Meron yan? Saan nga si Faye? Bumalik sa bahay nila saglit kasi naiwan yung mga ginupit niya kahapon na flyers. Ganun ba? Salamat. Sambit ni Andrew tsaka umalis. Uy, saan ka pupunta? Tanong ni Jelly ngunit hindi na ito pinansin pa ni Andrew. Maya-maya pa ay may nagsalita sa tabi niya. Sabi naman sa'yo tayo na lang eh. Luis? Gulat na sambit ni Jelly. Yes, baby. Baby mong mukha mo? Sambit ni Jelly na tinulak sa noo si Luis bago iniwan. Ang harsh naman ng kapalaran ha. Lahat na lang ayaw sa akin. Madamang sambit ni Luis bago humabol kay Jelly. Baby Jelly, wait for me! Sigaw pa ni Luis. Samantala, si Andrew naman ay tinungo ang direksyon ng bahay nila Faye. Sinalubong ni Andrew si Faye na pabalik na bit-bit ang mga flyers. Andrew, saan ka pupunta? Tanong ni Faye nung magkasalubong sila. Tutulungan na kita dyan sa mga dala mo. Nakangiting wika ni Andrew. Pinaningkita naman siya ng mata ni Faye. Ano naman ang nakain mo? Bakit parang bumabait ka sa akin? Tanong ni Faye. Ha? Bumabait? Matagal na kaya akong mabait. Sambit ni Andrew tsaka kinuha ang mga bit-bit ni Faye. Nung nakabalik na sila sa munisipyo ay pinagtitingin na sila ng mga kasama at inaasar. Sabi na eh, yung asaran ay mauuwi sa pag-iibigan. Sambit ni Jelly. Tumigil na kayo ha? Kung ano-ano na yung mga iniisip nyo. Sambit ni Faye habang si Andrew ay napapangiti na lamang. Uy, ba't ka pangiti-ngiti dyan Andrew? Itanggi mo oh, inaasar tayo. Sambit ni Faye. Ba't ko naman itatanggi ang totoo? Totoo naman na gusto na kita. Sambit ni Andrew na ikinabigla naman ng lahat ang pag-amin nito. Uy Andrew, nantitrip ka na naman ba sa akin ha? Halos mautal pa na sambit ni Faye. Oo, trip kita. Trip na kitang ligawan Faye. I will start courting you na. Matapang na sambit ni Andrew tsaka kinindata na si Faye. You know? Sambit ni Jelly at ng iba pa nilang ka-team. Bahala ka nga sa buhay mo. Sambit naman ni Faye kay Andrew. Umalis na sila sa munisipyo para mamigay ng mga flyers sa pangangampanya ng ama ni Andrew na si Mayor Guerrero. Nako, iho, ikaw bang anak ni Mayor Guerrero? Opo. Ngayon po kasi tatakbo si Papa ng Governor after ng term niya.
Tsaka iniabot ni Andrew ang flyers. Si Faye naman ay nag-abot pa ng poster. Ah, ganun ba? Ikaw, Iho, wala ka bang balak na tumakbo? Meron po. Sagot naman ni Andrew kaya napatingin sa kanya si Faye. Talaga? Gagawad ba muna or kapitan? Hindi po. Tatakbo ako papunta sa puso ni Faye. Sambit ni Andrew na ikinalaki ng mata ni Faye. Naku, bulero! Ito ba yung Faye? Sabay baling ng babae kay Faye. Opo, ang ganda no. Future wife ko po. Sambit ni Andrew. Kapal mo naman, hindi pa nga kita sinasagot eh. Sambit ni Faye tsaka umalis na pulang-pula ang mukha. O Faye, anong nangyari sa mukha mo? Tanong ni Jelly nung magkasalubong sila. Wala, ang init lang ng panahon. Sambit ni Faye na taliwas naman dahil bigla na lamang kumulog at nagbabadya ng malakas na pag-ulan. Sa buong pag-iikot nila ng pangangampan niya ay halos si pangalandakan ni Andrew na nililigawan niya si Faye, imbis na ipromote niya ang pagkakandidato ng kanyang ama na si Mayor. Hindi ka pa ba napapagod, Andrew? Bakit ba ang kulit mo? Napipiko na sambit ni Faye. Unang araw pa lang yan ang panliligaw ko, Faye. Tingin mo mapapagod ako agad? Tsaka basta ikaw, hindi ako mapapagod. Sambit ni Andrew tsaka pinisil ang pisngi ni Faye. Ano ba, Andrew? Isusumbong na kita kay Mayor. Isumbong mo, matutuwa pa yun. Sambit ni Andrew na nakangisi kay Faye. Napapailing naman si Faye at tinalikuran na si Andrew. Faye, saan ka pupunta? Tanong ni Jelly dahil nakita niya si Faye na papasok sa medyo magubat na baryo dahil may mga tagong bahay pa doon sa kakahuyan. Eh di magbibigay ng flyers. Sayang naman, marami pang bahay doon no. Naku Faye, huwag ka doon, mamaya maligaw ka pa. Babala ni Jelly. Kung naakyat ako, kaya ko ring bumaba, ako pa. Sagot naman ni Faye. O sige, ikaw ang bahala. Antayin ka na lang namin sa sasakyan mamaya. Sambit naman ni Jelly. Lumipas ang isa at kalahating oras, hindi pa rin nakakabalik si Faye. Jelly, nakita mo ba yung future wife ko? Tanong ni Andrew pagkarating niya sa van. Ano ako, si Madam Auring? Sagot naman ni Jelly. Ang slow mo naman, Jelly. Si Faye nasan? Future wife ko. Tanong ni Andrew. Ayan, linawin mo kasi. Pero ayan na nga, kanina kasi pumasok siya doon sa may gubat. Marami pa daw kasi siyang nakikitang bahay doon, sayang naman. Ikaso hindi pa nakakabalik, isang oras na't kalahati yun eh. Sambit naman ni Jelly. What? Ba't mo naman pinayagan? Uulan na oh. Sambit ni Andrew na sobra ang pag-aalala. Kilala mo naman si Faye, walang makakapigil doon. O sige, kapag dumating si Papa, mauna na kayo. Hahanapin ko lang muna si Faye din, susunod na kami. Sambit ni Andrew kay Jelly. O sige, ingat kayo ha. Sambit naman ni Jelly. Tinatahak na ngayon ni Andrew ang kakahuyan. Malinis naman ng daan dahil may mga maraming kabahayan. Ngunit maaari pa ring maligaw dahil halos iisang itsura ng mga bahay na gawa sa sawali. Ate, may nakita po ba kayong babae na cute? Tapos may kaliitan na nagbibigay ng flyers kanina? Tanong ni Andrew sa isang babae na nakasalubong niya. Ay oo, pumaroon pa siya sa looban eh. Diretsuhin mo na lang yan. Sige po ate, salamat po. Saka nagmamadaling tinahak ni Andrew ang direksyon. Maya-maya ay nagsimula ng kumulog at kumidlat. Kasabay noon ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Nagpapanik na lalong nagmamadali si Andrew sa paghahanap kay Faye. Hanggang sa may nakita siyang babae na nasilong sa isang lumang kubo. Faye! Tawag ni Andrew at lumingon naman yun. Tumakbo si Andrew doon at saka niya nakita si Faye na tila wala lang. Faye naman! Ang tigas-tigas ng ulo mo! Galit na tono ni Andrew dahil sa matinding pag-aalala kay Faye. Gulat na gulat naman si Faye kay Andrew. Teka nga! Bakit ka ba nagagalit? Ba't mo ko sinisigawan? Maluluha na sambit ni Faye. Dahil nag-aalala ako! Sagot naman ni Andrew. Wala naman nagsabi sa'yo na mag-alala ka! Sagot naman ni Faye pero laking gulat niya nang yakapin siya bigla ng mahigpit ni Andrew. Doon niya lang na-realize na sobrang basa pala ng ulan si Andrew. Nabasa ka? Sambit ni Faye. Sorry Faye. Sorry kung nasigawan kita. Nag-alala kasi ako sa iyo eh. Sambit ni Andrew na mahigpit pa rin ang yakap. Sorry din. Sagot ni Faye tsaka tinapik-tapik ang likuran ni Andrew. Bumitaw na si Andrew sa yakap. At napapansin ni Faye ang namumula nitong mata. Umiyak ka? Tanong ni Faye na nakaramdam ng maraming paru-paro sa tiyan nung titigan niya si Andrew. Hindi no, napuwing lang ako. Akin na, nasaan?
dito. Kunwari ay napuwing ang kaliwang mata at tinuro ni Andrew kahit hindi naman talaga. Laking gulat ni Andrew nung tumingkayad si Faye at hinawakan siya sa magkabilang pisngi. Saka nito hinipan ang tinuro niyang napuwing. Tingin mo may dumi pa sa mata mo? Tanong ni Faye na sobrang lapit na ng mukha kay Andrew. Ha? Wala na, okay na. Namumula ang tenga na sambit ni Andrew. Faye? Tawag ni Andrew habang nagpapatila sila ng ulan. Tipid na sagot naman ni Faye. Yung tungkol sa sinabi ko naliligawan kita. Seryoso ako dun na. Sambit ni Andrew at bumaling ng tingin sa katabi niyang si Faye na naghihintay din ng pagtila ng ulan. Sige. Sagot naman ni Faye. Anong sige? Courtney. Hahayaan kita. And let's see if mapapasagot mo ako. Hamon ni Faye. Really? Just wait. And I will make you fall in love with me. Sambit ni Andrew na nabuhayan ng loob. Nung tumila na ang ulan ay magkasama silang bumaba ni Faye sa kakahuyan. Naabutan pa rin nila yung sasakyan dahil ayaw silang paiwanan ni Mayor. Nung sumunod na araw ay may dala si Andrew na isang bouquet, pero sa halip na bulaklak ay mga paintbrush yun. Hi future, paintbrushes for you. Sambit ni Andrew at saka iniabot kay Faye. Paintbrush? Gulat na sambit ni Faye nung makita yon dahil akala niya ay nagloloko lamang si Andrew. Yes. Para ano? Paint my love. You should paint my love. It's the picture of a thousand sunsets. It's the freedom of a thousand doves. Baby, you should paint my love. Kanta pa ni Andrew. Ang corny ha. Sambit ni Faye na natatawa at saka kinuha yung bouquet. Nung sumunod na araw naman ay may dalang canvas si Andrew. Hi future wifey. O heto canvas. Para maipinta mo na yung pag-iibigan natin. Sambit ni Andrew. Ikaw pa lang ang na-fall Andrew, hindi pa ako. Sambit ni Faye na lihim din namang napangiti. O Eddie, ako munang ipaint mo. Kapag gusto mo na ako, tsaka mo ipaint dyan yung sarili mo na magkasama na tayo. Suggestion ni Andrew. Kinabukasan ay nakita ni Andrew na ipinaint nga siya mag-isa ni Faye sa canvas. Grabe, ako lang. Sambit ni Andrew na nakanguso. Oo, magdiwang ka kapag pinaint ko na yung sarili ko dyan. Ibig sabihin, mahal na kita nun. What if ako na lang magpinta sa'yo? Feeling ka naman, mamaya pumangit pa ako. Sama naman, Faye. Kaya ko naman mag-drawing. Sus, Andrew. Nang ano, stickman, natatawang pambabara ni Faye. Simula nun ay tuloy-tuloy lamang sa panliligaw si Andrew. At araw-araw din niyang tinitignan ng painting kung nakapinta na ba doon si Faye. Wala pa rin. Nakasimangot na sambit ni Andrew matapos makita ang canvas na siya lang yung nakapinta. Ngayong araw ay gaganapin na ang botohan na kung saan isa sa tumatakbo nilang governor ay papa ni Andrew. Magkasama sila ni Faye na tumutulong sa pag-a-assist nung makita ni Andrew si Faye na nakabilad sa initan habang inaayos ang pila para sa mga botante. Jelly, may payong ka? Tanong ni Andrew kay Jelly, nakasama rin nila. Ay oo Andrew, pakuha nilang sa bag, pakibigay kay Faye. Sige, salamat. Matapos makuha ang payong ay agad na pinuntahan ni Andrew si Faye sa kapinayungan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Faye na tagaktak na ang pawis. Pinapayungan ka. Alam mo Andrew, bumalik ka na doon, maraming butante oh. O sige, pero eto, gamitin mo tong payong ha. Ikaw? Ano ka ba Faye? Masaya na ako na may masisilungan ka. Baliw, sige na balik ka na doon, salamat. Sambit ni Faye. Maya-maya lamang ay bigla na lamang may hinimatay sa hindi kalayuan ng pila. Agad na tinungo yun ni Faye. Andrew! Tawag niya nung si Andrew pala ang nahimatay dahil sa init at nagdurugo ang ilong nito. Mabilis naman na dumating ang nakaantabay na mga medik. Kasalukuyan ngayong nasa klinik si Faye na hinihintay magising si Andrew. Dahil sa antok ay yumuko siya sa tabi ng kama ni Andrew at hindi na napigilan pa ang sariling makatulog. Nagising naman si Andrew at napangiti nung makita si Faye na natutulog sa gilid ng kama. Ang ganda. Sambit ni Andrew at hinawi ang nakaharang na buhok sa mukha ni Faye. Nakita naman ni Andrew ang paggalaw ng mata ni Faye. Sinyales na magigising na ito. Gising ka na? Nauutal na sambit ni Faye dahil nakatitig lamang sa kanya si Andrew.
obviously. Sagot naman ni Andrew na natatawa sa namumulang mukha ni Faye. Anong gusto mo? Maiinom? Tubig? Juice or yung shake dun sa booth sa labas? Ikaw. Sagot ni Andrew na nakangisi. Kaya naman nahampas siya ni Faye sa kanyang dibdib. Aray! Ikaw naman talaga yung gusto ko ah. Baliw ka. Paabot-abot ka pa ng payong kanina. Ikaw pala tong mahihimatay sa init. Kesa naman ikaw. Bahala ka nga dyan. Tsaka akmang aalis na si Faye nung hilahin siya sa kamay ni Andrew. Napalakas naman ang hila ni Andrew dahilan upang mapadapa sa katawan niya si Faye. Nanlaki ang kanilang mga mata nung magkatitigan sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Mabilis naman na ninakawan ni Andrew ng halik si Faye. Bastos! Sigaw ni Faye tsaka tumakbo palabas ng kwarto ng klinik. Walang hiya! Magninakaw yun! Sambit ni Faye na namumula ang mukha. Sinong magninakaw? Anong ninakaw? Gulat naman na napatingin si Faye sa sumulpot na si Jelly. Ha? Wala! Nauutal na sambit ni Faye. Kumusta na pala si Andrew? Ayun, gising na. Mabuti naman. Ang init kasi talaga ng panahon ngayon eh. Sambit na lamang ni Jelly. Pagkatapos ng buong araw na eleksyon ay nagsiuwian na rin sila. Si Faye naman ay talagang pinagtaguan si Andrew matapos ang pangyayari kanina. Nung sumunod pang araw matapos ang mahabang bilangan ng boto ay sabay-sabay na inantay nila ang result upang malaman kung sino ang nanalo. Inakabahan ka na ba pa? Pang-aasar pa ni Andrew sa kanyang ama. Malamang anak! Ikaw ba di ka kinakabahan na baka hindi ka pala sagutin ni Faye? Kinakabahan din po. Papa naman eh. Reklamo ni Andrew. Aasar-asarin mo ako, pikon ka din pala. Ang nanalo sa ating butuhan ay walang iba, kundi ang bagong governor. Governor Guerrero! Pag-aanunso na ikinatigil ni Andrew at ng kanyang ama sa pag-aasaran. Nanalo ka, Papa! Sigaw ni Andrew at akma silang magyayakapan ng kanyang ama nung nilampasan yun ni Andrew at kay Faye dumiretso. Hoy, ba't ka sa akin nakayakap? Takang sambit ni Faye. Sana sa susunod, ako naman ang manalo sa'yo. Sambit ni Andrew na nakayakap kay Faye habang napailing na lamang ang ama nito at ang iba naman ay naghiyawan pa. Nung sumunod na araw ay naging busy si Andrew sa pagtulong sa kanyang ama para sa mga ilalatag nilang proyekto bilang gobernador. Grabe, hindi na talaga ako pinapansin. Nakabusangot na bulong ni Faye dahil sa sobrang busy ni Andrew. Nako, may nahulog na! Pang-aasar pa ni Jelly. Bakit kasi ganun, Jelly? Bigla na lang siyang parang hindi na namamansin. Nag-e-emote na sambit ni Faye. So aminin mo, na-fall ka na nga. Oo nga, Jelly. Ang kulit naman ni. Nakakainis ang Andrew na yun. Ikaw naman kasi. Katakot-takot na pakipot. Tsaka busy lang si Andrew, kita mo naman, sambit ni Jelly. Nung uwian na ay inaabangan ni Faye si Andrew. Pero nauna na pala itong umuwi kasama ang ama. Si Faye naman ay kinuha ang canvas kung saan si Andrew lamang ang nakapinta at iniuwi yun. Sige na nga, aamin na ako. Sambit ni Faye habang nakatitig sa canvas at saka ipininta ang sarili sa tabi ni Andrew. Samantala, o ano? Tingin mo effective ba yung suggestion ko, anak? Tanong ng ama ni Andrew. Tingin ko naman pa. Mukhang di na mapakali si Faye na hindi ko siya pinapansin. Antayin mo lang. Aamin na yon, maniwala ka sa akin. Sambit ng ama ni Andrew tsaka sila nag-appear. Kinabukasan ay maagang pumasok si Faye at saka inilagay sa table ni Andrew ang painting. Gosh, ano ba yan? Kinakabahan ako. Huwag na lang kaya. Kukuni na sana ni Faye muli ang painting nung bumukas ang pinto ng office. Faye, ang aga mo ah. Sambit ni Andrew tsaka dumiretso sa table niya. Ano yung hawak mo? Bagong order ng client? Sige, alis na ako. Pero nahulog ang painting, dahilan upang makita yun ni Andrew. Sinasagot mo na ako? Masayang sambit ni Andrew. Oo nga, sambit ni Faye at nahihiyang umiwas ng tingin. I love you, Faye! Sigaw ni Andrew tsaka niyakap si Faye. Kinikilig na yumakap naman pabalik si Faye nung biglang nagsipasok ang iba pa nilang katrabaho. Mabilis na itinulak ni Faye si Andrew kaya napaupo ito sa sahig. Sorry. Tsaka dinaluhan ni Faye si Andrew pero laking gulat ni Faye nang halikan siya sa labi ni Andrew. Nako! PDA! Sambit ni Jelly. Get a room! Sambit naman ang isa pa. Ano ka ba, Andrew? Nakakahiya. Saway ni Faye na hindi maitago ang ngiti dahil sa kilig.
Ganito pala kapag nai-inlove. Hayaan mo silang mamatay sa inggit. Sagot naman ni Andrew na ikinairap ni Jelly. Makalipas ang 6 na buwan, Andrew, hindi ka ba magsasawa sa akin kahit na madalas tupakin ako? Tanong ni Faye habang magkasama sila na inaabangan ng sunset sa dalampasigan. Bakit naman ako magsasawa? Alam mo, Faye, araw-araw kitang liligawan kahit na tayo na. Ipinapangako ko na magkasama tayong tatanda. Saka hinalikan ni Andrew si Faye sa noo kasabay ng paglubog ng araw. Siya nga pala, ba't mo ko dinala dito? Pagtukoy ni Faye sa biglaan nilang pagpunta sa tabing dagat. Nakikita mo ba yan? Tanong ni Andrew na nakaturo sa resort. Oo, sa inyo ba yan? Tanong ni Faye. Lahat ng natatanaw mo, Faye. Hindi akin yan. Saka humagalpak ng tawa si Andrew. Ano ba, Andrew? Umayos ka nga! Napipiko na sambit ni Faye. Bigla namang sumeryoso ang mukha ni Andrew. Faye, will you marry me? Tanong ni Andrew tsaka hinawakan ang magkabilang kamay ni Faye. Isinama kita dito dahil gusto ko na maging saksi ang paglubog ng araw sa pag-usbong ng bagong yugto ng buhay natin. I want these beautiful memories to be sealed by the waves. I want this cinematic beauty to be the witness of our forever. Tsaka inilabas ni Andrew ang isang singsing na may perlas na design. Will you be my wife, eh? Tanong muli ni Andrew. Yes. Sambit ni Faye tsaka umiiyak na niyakap si Andrew. I love you, Faye. I love you too, Andrew. Bigla namang kumanta si Andrew habang nakayakap kay Faye tsaka nagsimulang isayaw ito. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan ba ito ang pangarap ko? Makuha mo pa kayang ako'y hangkan at yakapin. Oh, hanggang sa pagtanda natin. Matapos noon ay pinagdikit nila ang kanilang mga noo. Habang dinarama ang ihip ng hangin sa dalampasigan, ay unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Kasabay ng paglubog ng araw ay ang pag-usbong ng mas matatag nilang pagmamahalan. Makalipas ang 5 taon ay ganap ng mag-asawa si Andrew at Faye. May anak na rin sila na 4 na taong gulang na si Ayi. Matapos na magluto ni Faye ay naghain na siya ng tanghalian para kay Andrew at Ayi. Oh, kain na! Sambit ni Faye tsaka pinaglagay ng pagkain si Ayi sa plato. Kumakain na sila nung mapansin ni Faye na iginigilid ng anak niyang si Ayi ang talbos ng kangkong sa ulam nilang sinigang. Nagkatingin na naman si Andrew at Faye, kaya naman ang ginawa ni Andrew ay iginilid rin niya ang kangkong sa kanyang plato. Nung makita yun ni Faye ay nagtanguan sila ni Andrew. Ikaw talaga? Bakit hindi ka kumakain ng gulay ha? Tsaka piningot ni Faye si Andrew. Dahil doon ay mabilis na kinain ni Ayi ang gulay. Lihim naman na natawa ang mag-asawa. Nung sumunod na araw naman ay pinagbabato ni Faye ng sandok si Andrew. Gabi na kasi itong nakauwi at nag-alala siya ng husto. Sorry na, love! Sambit ni Andrew na inilaga ng mga flying sandok. Nilapitan niya si Faye tsaka mabilis na niyakap. Pinukpok naman siya ni Faye ng sandok sa ulo pero mahina lamang. Sa susunod, magte-text ka naman. Pinag-alala mo kami ng anak mo, sambit ni Faye. Nasaan na ba si Ayi? Gising pa? Tulog na, sagot naman ni Faye. Ngumiti naman ang nakakaloko si Andrew tsaka hinalikan sa labi si Faye. Ano ba, Andrew? Ang kulit mo! Dali na, habang tulog si Ayi. Baliw! Ano, kumain ka na ba? Tanong naman ni Faye habang pilit na umiiwas sa pangunguyog ng halik ni Andrew sa mukha niya. Oo, sagot ni Andrew pero tumunog ang tiyan nito. Ayan, gutom na, inuuna pa ang kalandian. Sambit ni Faye, diyan ka lang, ipaghahain kita. Nakanguso naman na nag-antay si Andrew sa may kusina. Dumating ang anniversary ni Andrew at Faye, pero si Faye hindi na naiisip yon dahil para sa kanya, matanda na sila para doon. Nagluluto si Faye nung may kumatok. Imposible naman na si Andrew to, gabi pa yun uuwi. Sambit ni Faye tsaka tinungo ang pintuan upang buksan. Ma'am, delivery po. Sambit ng delivery man na nakasuot ng mask at nakatago sa sombrero ang mukha. Po? Wala naman po akong pinapa-deliver. Ano naman pong parcel yan? Takang tanong ni Faye. Ako. Sambit noon tsaka pumasok sa bahay ni na Faye. Tulong!
sigaw ni Faye, pero nung nagtanggal na ito ng sombrero at face mask, ay nakilala niya ito agad. Andrew! Happy anniversary, love. Sambit ni Andrew tsaka iniabot ang money bouquet na nakatago sa likuran nito. Para sa akin? Tanong ni Faye. Oo naman. Nakangiting sambit ni Andrew tsaka hinalikan si Faye sa noo at niyakap. Pero kasi ano? Paano yan? Wala naman akong naihanda para sa'yo. Nahiiyang sambit ni Faye. Okay lang. Dito mo rin naman gagamitin pang gaso sa bahay ang binigay ko eh. Sambit ni Andrew na ikinatawa nila pareho. Pero kidding aside, masaya na ako nakapiling ko kayo ni Ai. You are the best gift I have ever received. Thank you, Andrew. Sabi ko naman sa'yo, araw-araw pa rin kitang liligawan. Saka inilabas ni Andrew ang isang box na naglalaman ng kwintas. Isinuot niya yun kay Faye at ginulo ang buhok. I love you, Faye. Araw-araw. I love you din, Andrew. Gabi-gabi. Saka natawa si Faye. Ah, ganun. Sige ha. Mamaya, gawa na natin ang kasunod si Ai. Sambit ni Andrew at tumango naman si Faye. Talaga? Payag ka na? Oo nga. Ayaw mo? Siyempre gusto. Masayang sambit naman ni Andrew. Makalipas ang ilang linggo ay suka ng suka si Faye. Hey love, okay ka lang ba talaga? Nag-aalala ang tanong ni Andrew. Andrew, buntis ako. Diretsyang sambit ni Faye. Talaga? Masusunda na si Ai. Tumango naman si Faye. I love you, Faye. Tsaka ito humalik sa asawa. Makalipas ang ilang taon. Lolo Andrew, ba't mo ko pinapatawag? Tanong ni Abby na apo ni Andrew sa anak niyang si Ai. Nasabi mo na ba sa mama mo ang pinapabili ko? Tanong ni Andrew. Opo, Lolo. Pero para saan po ba yung mga pinapabili mo, Lolo? Inosenteng tanong ni Abby. Malapit na kasi ang anniversary namin ng Lola mo, Abby. Wow! Isosurprise mo po si Lola. Ang galing mo naman po, Lolo. Dahil tandang-tanda mo pa ang petsa. Sambit ni Abby. Hindi makakalimot ang tao, Abby, kung nasanay ka na palagi mo yung ginagawa. Kagaya nga ng sabi ko, araw-araw ko pa rin liligawan ang Lola Faye mo. Sana Lolo Andrew makahanap ako ng kagaya mo. Darating din ang para sa'yo sa tamang panahon. Hindi mo rin kailangang humanap ng kagaya ko. Humanap ka ng tao na magiging sapat sa'yo at sapat ka sa kanya. Payo ni Andrew sa kanyang apo. Nakakatuwa naman po, Lolo. Masaya ako na ikaw ang lolo ko at alam ko na matutuwa si Lola sa surprise niyo. Salamat, apo. Nagantay nga ngayon si Faye sa garden kung saan dinala siya ng apo na si Avi. Maya-maya pa ay may narinig siyang nakanta. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Naiiyak naman na pinapanood ni Ai at Ani ang kanilang mga magulang na sa ganoong edad ay walang kupas ang pagmamahalan. Ibinigay ni Andrew ang bulaklak kay Faye na labis na nakangiti ngayon, ngunit may natulong mga luha sa mga mata. Mahigpit naman silang nagyakap. Ang pag-ibig ko'y laging sa'yo, Faye. Kahit maputi na ang buhok ko. Sambit ni Andrew. Lolo, the best ka. Puri ni Abby tsaka nag-thumbs up pa. Siyempre naman, apo. Natatawang sambit ni Andrew. Lolo, lagi mo talagang liligawan si Lola Faye? As in forever? Alam mo, apo, hindi lang dapat magaling sa una. Sa una lang manliligaw at titigil na matapos sagutin. If you really love someone, courtship never ends. Na dapat ang lalaki, hindi lang sa una magaling. Sambit ni Andrew tsaka ginulo ang buhok ni Abby. Tatandaan ko po yan, Lolo. Hindi naman ikaw ang manliligaw, Abby. Babae ka eh. Malay niyo po, Lo. Iba na si generation namin. Pagbibiro ni Abby. Noong una, akala ni Andrew ay si Shana ang para sa kanya. Pero hindi ganun sa lahat ng pagkakataon. Love at first sight is not for all. Tulad ng pagmamahalan ni Andrew at Faye na hinubog ng panahon at pinagtibay ng walang katapusan. Gaya nga ng sabi ni Andrew, hindi lang dapat sa una magaling, natitigil na matapos sagutin. Para kay Andrew, deserve ni Faye ang panliligaw na walang katapusan. Wakas. Isa na naman pong nakakakilig na kwento ang ating natunghayan ngayong araw. Kaya naman maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Kaya naman shoutout po dyan kay Bine Family from Bacolod City,
Jasser Palomares from San Jose del Monte, Bulacan. Tumines family from Isabela. Also to Norilyn Dorado, Giselle Rodriguez from Marinduque at Christian from Batangas. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Hanggang sa muli, abangan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.